Magsitayo na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng san tinakpan. Magsipawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailuman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsigawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailuman. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, pinaaalalahanan tayo ng ating pong Jesus Nazareno. Ang kabutihan at gayon din ang pagiging makasarili at makasalanan ay hindi nagmumula sa kung ano ang nasa labas. Sa hulit-huli, tayo'y mahuhusgahan sa ating mga kilos na nagmumula sa kaibuturan ng ating mga isip at kalooban. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan ang kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ang bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama.
inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alingmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa'yo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus sa mga tao, at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y walang rin pag-unawa? Tugon ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyan sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita.
ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ang ating mga pananalita at pagkilos ba ay tumutungo sa kabutihan? Napakalinaw po ng sinasabi ng ating mabuting balita ngayon, no? Mulang-mula pa sa mismong bibig ng ating poong Jesus Nazareno, no? Laban sa mga Pariseo na masyadong idinidiin yung itinatakda ng batas nang hindi alam ang diwa nito. Sinasabi niya na hindi ang mga panlabas na anyo, hindi ang mga siyang papasok sa ating pagkatao ang siyang nakapagsisira sa atin. No? Kaya nga nabanggit din dito na iba sa mga Hudyo, no? O kakaiba sa mga Hudyo na maraming mga ipinagbabawal sa mga Kristiyano, maliit ang halaga ng mga iyon. No, kaya nabanggit, no, pwedeng kainin ang lahat. No, may ibang mga relihiyon na nanatili dun sa batas ng mga Hudyo. Pero hindi nakikita na sa pagganap ng ating pong Hesus Nazareno, sa kanyang pagsasabi na hindi ang panlabas ang siyang nakasasama, kundi ang panloob, hindi nakikita iyon. No? Pero higit pa po doon sa kung ano man ang kailangang kainin, kung ano man ang kailangang sundin, magandang pagnilayan yung sinabi ng ating pong Hesus Nazareno. No? Dahil marami sa atin, naging ganitong mga tao dahil sa lahat ng nangyayari sa labas. No? Siyempre, kapag pinag-usapan natin yan, una nating sasabihin, meron sa ating mga pinalaking mahirap, kapos. At yung pagiging kapos ay hindi lang dala ng katamaran. No? Marami sa atin nag-iisip, kaya lang maraming mahirap dahil tamad, dahil walang trabaho, dahil hindi pinagsumikapan ng pag-aaral. Pero kung titignan po natin, yung mga ganitong bagay, no, ay dala ng napakaraming mga bagay. No? Unang-una na rito yung sistema. No? Kaya nananatiling mahirap ang Pilipinas, hindi lang dahil tamad ang mga tao. No? Napaka-imposible namang isipin nun dahil marami nga sa atin nanging ibang bansa pa para buhayin ang kanilang mga pamilya. No? Pero may mga sistema na nakapalibot sa atin na sadyang makasarili na may mga taong napag-iiwanan. At minsan, nagkakaroon tayo ng pagkakataong baguhin yung mga yun. Hindi lamang palitan ng mga pinuno, pero sa atin mismo, sa ating pamumuhay, pwede nating baguhin, pero hindi natin mabago-bago. Kaya hindi nagiging pantay ang lipunan. Meron din, hindi lang naman sa lipunan, sa ating mga pamilya. Lalaki tayo, mainitin ang ulo ng lahat. Lalaki tayo, hiwalay ang mga magulang,
Hindi naman laging masama iyon. Pero may mga nangungulila rin ng mga maaaring magtayong magulang. Na sinasabi nga natin, maraming mga bagay ang kasangkot kung bakit ganito ang nangyayari. Totoo po iyon. Minsan nagiging bahagi ng mga bagay-bagay natin sa buhay na akala natin ay tama. Ipagtatanggol pa natin. No, okay lang makipagsigawan. Sa bahay, sigawan kami at murahan. Okay lang magnakaw kahit kakaunti. Wala naman na kaming trabahong lahat. Pero parang hinahamon tayo ng ating poong Hesus Nazareno na dahil tayo'y mga tao ng pananampalataya. Simula't simula pa lamang ay ipinapahayag natin na ang buhay natin ay sa Panginoon. Pwedeng baguhin ng mga ito. Dahil yung kabutihan hindi dala ng mga nasa labas natin. Yung kabutihan sa hulit-huli, yung galing sa kalooban natin. Ibig sabihin, nagtitiwala ang Diyos na kaya nating pag-isipan ng mga bagay-bagay. No? Paalala nga sa ating unang pagbasa na tayo'y nilikhang mabuti. Dahil tayo'y nanggaling sa Diyos at kabahagi natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya nating baguhin ang mga lumang pamamaraan. Kaya nating baguhin ang mga nakagawi ang makasarili at makasalanan. Dahil natanggap natin ang turo na maging mapagmahal, maging mapagpatawad, maging mapagbahagi, maging makatarungan. Hindi ibig sabihin na sisisihin na lang natin lagi yung mga pinanggalingan natin. Kaya nating magbago. Kaya nating ibaling ang mga sarili natin tungo sa kabutihan kahit na ang lahat ay tila masama. At ang kinakailangan natin, patuloy na pagsusumikap, patuloy na pananalangin, patuloy na pagkapit sa ating poong Hesus Nazareno. Kaya naman yung pagsisikap na baguhin ang lahat ng makasarili, makasalanan at masama tungo sa kabutihan. Kahit kakaunti lang, ay siyang ipagdasal natin ngayong pagpapatuloy ng banal na misa. At tanungin natin ang ating mga sarili, paano at ano kaya ang mga kailangang baguhin? Paano kaya magsisimula ang kabutihang nasa kaibuturan ko? Na magiging tunay na pagbabago sa aking kapwa, sa lahat. Mahal na poong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan naway laging magpanibago at dalisayin ang salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo
naway makatagpo ng kaginhawahan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Sa katahimikan ng ating puso, diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, bukod pa sa mga may sakit, ang mga frontliners at health workers sa patuloy nagsusumikap, baguhin ang mga bagay-bagay sa kanilang tapat na paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Maghihando sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabuti. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong gawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Marlon, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan po ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw po ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo. At isubo po sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo, dali kong maituminom kayo ng aking ni Yesu Kristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Halika yung mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kong maituminom kayo ng agin ni Yesu Kristo. Jesus ang popa ng kaligtasan, dugong binuhos alang sa tanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang inirang. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kong maituminom kayo ng ain ni Yesu Kristo. Jesus ang tubig na bumubuhay, bukan ng grasya, ligayang tunay. Inumin para sa kaluluwa, uhugas sa mga sala. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kong maituminom kayo ng ain ni Yesu Kristo.
Announcement po para po sa mga lumang palaspas. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos po ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Azuenis Day na sa Pebrero 22 naman po. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim po ng alert level 1. At sa oras po na makaramdam ng sintomas, agad po na mag-isolate para po sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. Agad-agara na po tayong magpabakuna at booster. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago pang huling pagbabasbas, paalala lamang po na kapag tayo'y nagdarasal, nagdedebosyon at nagdiriwang ng mga banal na sakramento sa loob at sa paligid ng simbahan, kinakailangan pa rin po isuot ang ating face mask ng maayos, no? Huwag pong tatanggalin at kung di naman kinakailangan at siguraduhin hindi lamang siya nakalaylay, kundi maayos na tinatakpan ang ating mga ilong at bibig. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati na